Hello mga mare, mga pare, kamusta po kayo ulit dyan? Welcome po ulit sa aking channel. Ipapakita ko lang po sa inyo dito yung mga kagulong natin in towels na dumadaan sa mga bike-in. Kasi nga po, isa rin po ako sa tinawag nilang kamote, dumadaan daw ako sa bike-in. Pero makikita nyo naman po na yung dinaanan ko ay one lane lang. Hindi po ibig sabihin yan ay exclusive para sa mga bikers yan. Pwede po dumaan dyan ang kahit nasasakyan dahil one lane lang yan. Hindi po ibig sabihin yan na exclusive for bikers. Okay? Hindi katulad dito sa iba nating mga kagulong, makikita naman natin na kahit naman mangharang na, dinadaanan pa rin nila. Ako kasi, kahit gaano ka-traffic, hindi ko talaga sinubukan dumaan dyan, lalo na may mangharang na. Kaya dun sa nagsabi sa akin na kamote raw ako, ito lang masasabi ko sa'yo, mas kamote ka. Katulad po dito sa makikita nyo, na yung bikers na po ang nag-adjust para sa mga kagulong natin in towels na mga kamote. Ayan, mapansin naman po, yung mga motor na po ang dumadaan sa bike lane. Pero yung nakabike, siya na po ang sa labas ng bike lane. Makikita nyo naman, ayaw pasok-pasingitin ng isang nakamotor. At dahil nga sa nakita ko, naisipan ko na lang na sundan yung bikers. Baka sakali, may makita pa ako ng mga kamote. At dahil nga sa sobrang pagsunod ko sa bikers, inabot na nga ako ng gabi. Ayan, makikita nyo naman po, at madilim na nga ang kapaligiran. At akin yung nakita, talagang maraming pasaway ng mga kagulong natin in towers. Marami talagang kamote. Katulad niya dito, kahit na may mga harang ng barikin, ay pinapasok pa rin ng mga kamote. Pero ayun nga, napansin ko, hindi ko na nakita yung bikers na saan na kaya siya. Kaya naisipan ko na lang na tuloy-tuloy na lang ako sa aking paruroonan. Kaso hindi ko alam kung saan nga ba ako paruroon. Ayun na nga, naliligaw na yata ako. Okay lang naman sana kahit maligaw ako. Basta ang punta ko ay sa puso mo. Sana all. Kaya na naman sana sa mga kagulong natin in towels, kung gusto natin respetuhin tayo ng mga iba nating kagulong at mga gumagamit sa kalsada, sana unahin muna natin yung sarili natin respetuhin. Katulad ng mga bawal daanan, katulad ng itong bike lane, sana respetuhin din natin para naman respetuhin din tayo. At sana, kahit alam natin walang mga enforcer na nagbabantay dyan, huwag na po sana natin daanan. Alam naman po natin na bawal yan. Kunting respeto po para respetuhin din tayo. Kaya sana doon sa mga nagsasabi sa akin na kamote ako, mag-ingat-ingat kayo, baka sa sunod kayong makita ng kamera ko. At doon ko malaman na mas kamote pa pala kayo. Tulad nga ng lagi sinasabi ko, ang pagiging kamote ko ay inilalagay ko sa tamang lugar. Hindi ako basta-basta singit dito at singit doon. Hindi katulad ng mga nagko-comment sa mga post ko na mas kamote pa pala sila kaysa sa akin. O paano ba yan mga mare, mga pare? Hanggang dito na lang po tayo ulit. At lagi niyo pong tatandaan, don't judge the book by its cover. At sana abangan nyo po ulit ang mga susunod kong mga video para sa mga kamote na walang ibang alam kundi ang mga mote. Oh, see you again mga pare, mga